Alright, so what's up mga kaswerte? So, kamusta po yung ating mga katrabahuso dyan? Lalo-lalo, siyempre ngayong araw na Sabado ay sweldo po ngayon. So, magpapaalala lang po si kaswerte. Ito lang naman po ay paalala. Huwag nyo naman po masyadong pipersonalin itong aking sasabihin sa ating mga katrabahuso. Lalo-lalo na siyempre sa ating mga tatay, yung mga haligi ng tahanan. No, kagaya ko. So yan mga kaswerte. Sa akin naman mga kaswerte kung susundin nyo ay okay lang po. The best. Alright? So kung hindi naman po mga kaswerte, kung medyo natatamaan po kayo sa aking mga sinasabi, ay pwede na nyo pong i-leave itong aking pwede kayo yung maglipat ng mga papanoorin. Alright, so ito nga kasi mga kaswerte, mas maganda ito kung mga mag-asawa ang manonood, no? Para ito kasi sa mga mag-asawa. Alright, so kasi araw na Sabado ngayon mga kaswerte, kaya dapat ngayon ay i-separate na natin yung ating mga sweldo, yung sweldo po ng asawa natin, no? Ay kung parehong man kayo nagtatrabaho, yan, at paras kayong lingguhan, no? Mga kaswerte, mas maganda po yan. Mas mabilis yung inyong improvement, no, sa pagiging agresibo sa buhay na maiahon ang inyong mga kalagayan. Alright? So yung mga kaswerte, so kailangan ngayong mga kaswerte ngayong Sabado ay kailangan i-separate na po natin yung bayarin natin sa umpisa po natin sa bahay, sa tubig, sa kuryente. Yan, i-separate na po natin yan. At siyempre po, yung iba pang matitira dyan, budgetin nyo na rin po yan. Hindi ibig kong sabihin mga kaswerte, lahat na yung mga kabuuhan ng babayaran. Hindi. Buwan po ang bayaran, di ba, ng mga tubig, bahay, kung kayo nangungupahan, at saka kuryente. Buwan po yan. Ibig kong sabihin, dapat natututal nyo na kung magkano yung iipunin nyo kada Sabado para sa ganun mga kaswerte ay mabubuo nyo pagdating ng isang buwan. Right? So, ganun po ang pag-separate. Ako mga kaswerte, ganun po kasi ako pag nag-separate ng mga budget. Alright? So, kapag na-separate ko na po yun, kapag nahiwalay ko na, itatago ko na po yun. At yung matitira, halimbawa, nandoon na yung mga budget natin sa buong isang linggo, yan, na-budget na po natin yan. So, ang may matira doon mga kaswerte, yun na po yung inyong savings. Yun na po yung ating savings ng mga kaswerte. So, yan sa mga nanay, yan. Savings na po yan, yan, ilaan nyo na yan o ipunin nyo na yan. So, kung wala po kayong account pa sa bangko, so, gawa po kayo ng maliit na yung lagay at alkansya po, kung tawagin po nila. Yan, ihulog nyo na po doon para hindi po ninyo agad-agad nakukuha pag kayo nagigipit. Alright? So, hindi po kasi sagot yan doon sa savings nyo, yung sa kagipitan nyo, mga kaswerte. Huwag na huwag nyong gagalawin kasi isipin nyo niya, kayo ay inilalaan nyo yan, tinitira nyo o iniipon nyo para sa kinabukasan nyo, sa mayiging future nyo. Kumbaga, kasi kung mga kaswerte, kung aasahan nyo yan sa kagipitan nyo na halimbawa nawalan kayo ng trabaho, papakailaman nyo. So kung ano yung, isipin nyo na wala kayo niyan. Yun lang ang napakasimple mga kaswerte. Isipin nyo na wala kayo niyan. Siyempre makakadiskarte ka ng iba. Diba? Alright, so ganun lang mga kaswerte. Huwag po natin papakailaman. So, at saka napaka-importante dyan, huwag tayong mawalan ng trabaho. So, kung tayo po ay nawalan ng trabaho kaagad, kaagad-agad, maghanap din po tayo kaagad ng kapalit. Huwag po tayong mag-antay ng matagal na tatambay ka ng napakatagal bago ka, diba, makahanap ng trabaho. Dito kasi mga kaswerte, kailangan maging agresibo ka. Kaya nga, agresibo ka, trabahuso. Alright? So, kailangan natin magpursige sa buhay. Huwag po natin antayin maubos yung ating budget saka po tayong maghahanap ng trabaho. So, alright? Yan mga kaswerte, ganun po yung ating gagawin para tayo ay maging level up po tayo, mga kaswerte. Huwag po natin isipin ngayong Sabado na ito, gawin po natin one day millionaire yung ating kita na pinaghirapan natin ng buong isang linggo to sa isang gabi lang po natin gagastusin. Huwag naman po kasi hindi po ninyo marirealize na kayo bumabangon, alright, na sa lugmok na kahirapan mga kaswerte. So yan,
kahit nga sabi ko sa inyo, kahit tayo mahihirap lang, ganyan ang ating trabaho, kailangan po natin mag-isip pa rin ng paraan na tayo ay makaipon, mga kaswerte, para sa ating mga anak. Alright? Kahit pa unti-unti, kahit pa kunti-kunti lang yan, mga kaswerte, okay lang yan, basta at least na meron tayong naitatago, meron tayong naipupuntan. Alright? So, wag lang po tayong i-exactuhin natin yung ating kita para lang sa pangkain, para lang sa ating pakikipagsosyalan o sa mga binibili natin na wala namang katuturan yan, mga kaswerte. Alright? So, ganun po yung ating style sana, mga kaswerte. Para naman po, yung ating ginagawa na yan, may aanihin tayo pagdating ng araw. Alright? Kasi mga kaswerte, mas the best kasi kung mga nakapag-ipon tayo ng mga 10 taon, gano'n, 5 taon, 10 taon, yan, dyan mo ma-realize, mga kaswerte, na talagang ano ba yung pwede mong bilhin, yung gusto mong bahay, yung nasa squatters lang, kung nasa squatters ka, diba? Pero kung ikaw naman ay medyo level up na at na ito ay nasa apartment nag-uupa at nalaki-laki na ang naipon, pwede kang bumili ng medyo magandang bahay, di ba? Alright, sa loob ng 10 taon, kung ikaw ay professional at maganda ang iyong trabaho, sa loob ng 10 taon, mga kaswerte, kung maganda, professional ang iyong trabaho, ay napakalaki na po yun ha, para makabili ka ng sariling bahay. Alright? Pero kung tayo isang ganito lang ang trabaho, tayo po ay talagang nag-house o kaya isang construction worker, so yan, pwede po tayong pautay-utay dyan, mga kaswerte. At sa siyempre, habang naungupahan tayo sa squatters tayo nakatira, at kung meron na tayong maipon after 5 years or 10 years at meron dyan, may mabalitaan kang nagbibinta ng bahay na gano'n, diba? Sa mga squatter, may mga kanya mga kaswerte. So, pag ikaw ay meron na nakaipon, pwede mo nang isugal yung gano'ng pera mo na naipon. Right? Kasi sarili mo na yun. Right? So, isa yun doon sa pagli-level up mo. O, kumbaga, nakapundal ka na kaagad. Right? So, yung mga kaswerte, isa lang po yan sa paraan na pwede nyong gawin. Napakasimple na pwede nyong gawin. So, wala po tayong ibang dahilan na sasabihin natin hindi kaya dahil mali pong desisyon niya, mga kaswerte, kasi napakasimple po. Kasi kung hindi po natin gagawin yan, ng bawat isa sa atin na mahihirap, talagang hindi tayo makakaalis sa kahirapan. Alright? So, pero kung lahat tayo ito, nagkakaisa tayo, gawin natin yung simpleng bahagay na yan, na kaya naman, posible pong makalevel up tayo kahit kunti lang. Alright? So, sa paunti-unti na yung mga kaswerte, dyan po tayo magbabago, malaki pong ipagbabago niyan sa katagalan ng ating pagsisikap. Alright? So, yung mga kaswerte, isa lang po yan sa mga tip ni kaswerte na pwede niyong gawin habang kayo ay may trabaho. Diba? Sa mga nanay, yan, tulungan niyo ang inyong asawa sa paghawak ng pera, sa pag-budget. Kasi minsan po, ang isa po sa atin ay nakakalimot. Alright? So, yan, kailangan may paalala. Diba? At pag-usapang mabuti. Alright? Ninyo mag-asawa yan. Alright? So, yan, hanggang dyan na lang po muna ang aking share sa inyo, mga kaswerte. Sana po ay magsilbing tulong ito sa ating ngayon, sweldo ng araw ng sweldo ng Sabado. Kaya yan, paalala ko lang po yan, mga kaswerte. Alright? So, kung natapos nyong panoorin itong aking video, pakisubscribe na lang po at share. Yan, like, share, and subscribe para naman po mabasa po ng iba at mapanood po ng ibang ating mga kababayan mahihirap. Alright? Maraming salamat po sa inyo sa pagbigay ng oras ng aking advice. Alright? Yan po si Kaswerte, ang vlogger ng Riverside.